Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay nasa lilim ng isa sa pinakamasalimuot na pangyayari sa buong mundo. Ito ang pagsiklab ng COVID-19 pandemic. Lahat ay apektado ng pandemya. Bata, matanda, isinilang man na may pilak sa bibig o wala. Lahat ay nangapa sa dilim bago nakapag-adjust sa pagbabago. Kaya't narito ako para ilahad ang aking naging sariling karanasan sa panahon ng pandemya. Sa unang 4 na buwan ng pagkakaroon ng community lockdown, ramdam ko ang kitid ng 4 na sulok ng aming bahay. Tila'y sa bawat araw ay kailangan naming lumusot sa butas ng karayom upang makaalpas sa isang araw. Mahirap makulong sa sariling bahay at panatilihing malusog ang katawan at kalusugang mental. Magkakaroon ka talaga ng mga pagkakataong matutulala sa kisame at masanay sa nakakabinging katahimikan ng iyong paligid. Dagdag pa rito, ramdam ko ang kaba at pangamba para mapanatili ang kaligtasan ng buo kong pamilya sapagkat ang sakit ay labis na mapanganib. Sa panonood ko ng telebisyon at pakikinig sa radyo upang makasagap ng balita sa paligid, nadudurog ang aking puso sa dami ng mga taong binawian ang buhay dahil sa sakit. Malinaw ko rin nakita ang lawak ng pinsala ng pandemya sa ating ekonomiya, kalusugan, kabuhayan at edukasyon. Ang masakla pa rito, merong mga taong tila buwaya na manglalamang at mangpipikot ng kapwa para lang magamot ang kumakalam na sikmura. Sa kalagitnaan ng pandemya, naging bukas ang aking mga mata sa galaw ng mga taong nasa posisyon. Nakita ko kung sino ang mga bukas palad na tumutulong na walang hinihinging kapalit, may posisyon man sa politika o wala. At nakita ko rin kung sino ang mga nagtetengang kawali at nagpapasawalang bahala. Sa kabila ng lahat, abot langit ang pasasalamat ko sa Poong Maykapal sapagkat hindi niya pinabayaan ang aking pamilya. Ang kanyang biyaya ang nagbigay ng pag-asa at buhay sa amin. Sa gitna ng pandemya, mas pinatatag niya ang pundasyon ng aming pamilya at ang aming pananampalataya.